Hi guys, napakahagard ng face ko. Happy Wednesday, Tuesday pala. Happy Tuesday. Ay! Jan Peter! Ay, nagulat naman ako. Pinaglaruan guys ang aking asukal. Non-stop talaga ang work ko guys since this morning. Kaya hindi pa ako nakapagsuklay. My goodness me. Oh, look at my son playing on the bench top. With the sugar, water. Never ending guys. Never ending, Baba. When is Mommy gonna rest? Gonna have a rest? I'm gonna clean up the one again. Ay, naku, Diyos ko. Nakakapagod, guys. Magiging housewife. Yan, pinaglaruan niya. Nag-washing ako today, guys. Inihang ko yung ano, 2 loads of washing ginawa ko today. After an hour, umala ng malakas. Kaya kinuha ko na naman, tapos ngayon, inilagay ko naman para ibinilad ko na, ano ba yun? Inilabas ko naman, hang outside para matuyo. Kaso lang, look at sa labas guys, naglugloomy na naman siya. Parang uulan na naman, nako. Non-stop itong trabaho ko guys, pag nasa bahay talaga ako. This is now a new life, plain housewife. Tagalinis ng kalat ni Baba. Pag nilinis ko, i-destroy naman niya yung place. Look at his toys. His room, messed up, messy. Pati dito sa aming ano. Sa kwarto namin, guys. Yun. 5 times ko na yan pinick up, guys. 5 times. Ilang beses na akong naglinis ito. Inorganize yung kanyang toys. Yun pa rin. After a few minutes, ilalagay na naman niya sa floor. Yan, ang iPad niya, nasa floor. So, wala talaga akong ano dito, guys. Diyos ko. Tatanda ata akong maaga, guys. My God, tumanda na ako. Hindi na makapag-makeup, hindi na makapag-lagay ng Polaroid pink sa mukha. Hindi talaga ako naglalagay ng mga makeup, guys. Pero hindi ata ako nakapaghilamos today. Super busy kasi bumangon si Peter mga 9 o'clock na. So, nataranta ko, guys, kasi dapat 8 o'clock, kinuha ko na yung kanyang sugar level. At saka nabigyan ko na siya ng insulin. 9 o'clock, ako din nagising kasi nagising siya ng mga 4 o'clock. Basta siya. So, binihisan ko siya, tapos nagising siya until 5 o'clock. Saka pa siya bumalik ng tulog. So, ako din, bumalik din ako ng tulog kasi kulang ako ng tulog. Usually, natutulog ako mga malapit na ng 12 midnight. Kaya, nakatulog, 9 o'clock, 8:45 ata ako nagising. Tapos, nataranta ako, guys. Kaso siya, tulog na tulog pa. Pero sabi ng husband ko, nagisingin daw para mabigyan siya ng ma-check yung sugar na tsaka insulin. Buti na lang, pag-check ko sa sugar, guys, 7.9 siya. So, okay lang yung sugar niya. Kaya lang, ginising ko na rin siya kasi dapat mabigyan na siya ng insulin. Kaya yung time schedule niya na-change, instead na 8, nagiging 9. So, nag-lunch siya ng 2 o'clock kasi dapat 5 hours in between yung pagbigay ng insulin. Kasi after insulin, kain agad. Kaya ngayon, magdi-dinner siya ng 7 o'clock kasi dapat 5 hours ang gap between insulin. Ano? Drum? Ay, Diyos ko, guys. Yung anak ko, guys, twice na siya na ano, nag-open ng gate. Mangi-skip. Hindi naman ito alam kung ano. Hindi nito alam kung ano yung danger, guys, pa kapag siya ilumabas. Like, pupunta siya ng daan, may mga sasakyan. Hindi naman ito alam kasi alam niyo naman, di ba guys, na may special needs itong anak ko. Special need. Hindi siya nakapagsalita. Hindi din siya na ano. Kaya, ay nako, buhay. Nakakapagod. Pagod na ako, guys. Maghanda ng pagkain. Magluto. Tapos, maglinis, maghugas ng mga pinggan. Ito isa, hindi, ano,
non-stop ito siya, 24 hours, not really 24 hours, may 12 hours akong nag-ano dito, naglilinis sa batang ito. Ano yan? Yung damit niya, guys. 3 times niya nagpalit ng damit. Wow! Yan, guys. Napaka-sweet ng baby ko, guys. Oh, kiss mommy. What, man? You say hi? Hello. Yeah, yeah. 3 years old na si baby Peter, guys. Pero hindi pa rin siya nakakapagsalita. Meron siyang speech therapy. Hopefully, in a few years, makapagsalita siya. What do you want? Kasi yung baby ko ay may special needs. Yung baby ko, may type 1 diabetes pa siya. So, kaya talaga ako nag-resign, guys, kasi need niya ng 24 hours care si baby. Lalo na nung na-diagnose siya, guys, ng kanyang autism, guys. Nag-ano ako sa work, nag-less hours ako para maalagaan siya. Pero nung na-diagnose siya ng October sa kanyang type 1 diabetes, guys, hindi na talaga kaya. Parang nasa stress kami pareho ng husband ko. Yung anxiety namin, stress namin. Kaya si Javi nagkakaroon ng chest pain siya. 3 times na ata this month, no? Ilang beses na siyang nahimatay. Dahil siguro yun sa pagod, kaya nag-decide na talaga ako na mag-resign, guys. Kaya kahapon, emotional talaga ako, guys. Kasi naisip ko, nami-miss ko yung place, nami-miss ko yung mga staff, yung mga tawanan namin, nami-miss ko yung mga residents. Kasi kahit let's say very tiring yung job namin, guys. Yung nagpupunas ka ng mga tae, or nagpupunas ka ng mga suka, or nagpupunas ka ng mga sipon nila minsan. Pero nakaka-miss din kasi may mga days din na masaya kami, lalo na pag yung residente namin ma-joker bitaw. Oo. Kaya nakakatawa. Kaya nami-miss ko sila. Mas nami-miss ko na talaga yung mga residente. So, I don't know kung kailan ako makabalik ng work. Pero sabi naman ng CEO namin, guys, na anytime daw kapag nagbago daw yung circumstances namin sa baby, ng baby, pwede daw akong bumalik anytime. Yeah, it was good to hear na pwede akong bumalik anytime. But the question is, kung kailan ako makakabalik mag-work. No? Kung makakasurvive kami, guys, ng one income lang. One income lang, guys, kasi meron din kaming binabayaran na kondo. Meron kaming binabayaran dito ng mga bills. Super talaga ang laki ng bills dito sa Australia, guys. Kaya, sabi nila, this is a promised country, guys. Yeah, totoo siya, guys, kasi mas mabuti talaga dito kaysa Pilipinas, guys. Kasi kahit na hindi ka mayaman, at least natitikman mo yung mga bagay na matitikman mo lang sa Pilipinas kung ikaw ay maraming pera, no? But dito, makakain ka na masasarap na pagkain, makakapunta ka sa mga magagandang lugar, kahit na hindi ka mayaman, na-enjoy mo yung life minsan kung hindi ka nag-work. No? So, mabibili mo yung mga bagay na gusto mo. Pero hindi yung mahal, guys, ha? What? Oh, what happened to your teddy? Nilagyan niya ng tape yung teddy niya, guys. At saka pinuntay lang. Ano ba yun? Nag-drawing siya. Ay, Diyos ko, Mayo. This is my baby's bed, guys. Ang dami. Pati yung ko sa kusina, dinala na dito. What do you want? Oh, you yawning? Are you tired? You woke up late? What is that? Hi. Say hello to everyone. Kung may mga tanong kayo, guys, mag-comment na kayo sa video, guys. Kung may gusto kayong gustong itanong tungkol dito sa Australia, pwede nyo i-comment at sasagutin ko yan sa aking next na video, guys. Okay?
Ngayon parang ano itong wala sa mood si baby, guys. Kanina pa siya kasi mataas yung sugar ni In. Yung sugar niya kanina is 23.1, so napakataas. Ang normal sugar lang dapat sa edad niya is 4 to 8 at or extend to 10. 4 to 10, ganun. 4 to 8 or 4 to 10 lang, guys. Kanina nag 23.1 siya, guys. So ganyan siya, para siyang irritable. Ay. You say bye-bye na. Please like and subscribe, guys. Sa hindi pa nakapag-subscribe. At saka hit na rin yun yung notification bell para ma-inform kayo at ma-update kayo sa aming next video. Please like and subscribe from Australia with Love. Bye!